pa po kasi kami nag-evacuate eh. Dahil? Akala ko kasi hangin lang, malakas. Sabi ko, mukhang hindi na masisira to. Concrete. Hindi ko inisip ng tubig lalakas. Gumising na kayo kasi nandyan na raw yung tubig. Pero sabi ko, tininang ko sa likod, wala pa naman. So si Mrs., magluluto sana ng hotdog. Dahil dadali na sana namin eh, papunta, paalis na kami sa evacuation namin. Nung magluluto siya, nag-prepare na ng hotdog, biglang nangitim na yan. So, pumasok na talaga yung tubig. So yung mga bag namin, naka-prepare na. A day before, naka-prepare na yung mga bag namin. Si Mrs., bali, naka-backpack na siya. Tapos yung anak ko, yung bag na may iPad at sa mga lahas namin, naka-ready na. Ako naman, may mountain bike bag ako. Nakalagay na tapos yung cellphone ko at saka may pitaka. 5 to 6 minutes, pumasok na yung tubig. Malaki, hanggang dito na sa amin. Alon talaga na malakas. Nung kumukuha na kami ng mga bag, saka na kami hinampas ng alon. Noon ako si Mrs., kasi may double deck kami rito sa isang room. Linagay ko siya doon. Akala ko kasi hanggang hindi naabot sa double deck. Kunin mo ako. Doon na siya kasi naanod na eh. Halos lampas na sa kanyang tubig. So nakuha ko to. Linagay ko sa double deck rin. Wala sa mind ko na lumabas. Kasi akala ko, hanggang double deck, safe na sila eh. Safe na kami. Gumanon, di ba? Bumabalik yan sa dagat o bumabalik. So yung ibang upuan, nadala siya. Kaya sinira ko na yan. So nakalabas kami, pero yung interval ng alon kong rapid, nako, siguro hindi na kami makakaligtas. Siguro pag nagkapera kami, wala, hindi na ako. Iwanan ko na itong lugar na to. Lilipat na lang kami dun sa mataas na lugar. So, farm ni tatay sa may elementary. Dun na lang kami siguro. Sinulot na lang ito. Pinagpitag. Oo, kitang-kita namin yun eh. Oo, lampas pa yan ang mga lubi. Lagpas pa ng mga anyog. Ang tubig. Wala kami mga trabaho. Kahit 5,000 or 6,000 ang puhunan mag-ano ng bangka, mahirap din kasi. Lumapit na po ba kayo sa gobyerno, kunwari, para sa tulong? Pero yun sana ang gusto nyo, na matulungan kayo magkaroon ulit sana. Sana. Maganda naman ang dating ng mga relief goods natin, mga kailangan ng mga tao. But of course, ang naghahandaan ng local government unit natin, yung pagkatapos na ng dating ng relief goods, ano na ang programa na dapat ibigay sa kanila. Nagtatanim pa lang yung mga tao. So we encourage them to go to the farms, no? At saka makakapag-anin to after 3 to 4 months. Eh. So kung mag-last ng relief goods for how many months, for example, just to fill the gap before sila makapag-anin, meron kaming nakahanda rin kaming mga bigas para i-sustain hanggat makapag-anin lang sila. Meron tayong programa na gagawa kami ng fish pond. Gagawa yung fish pond ng tilapia. So para maging resource source din nila. And then we'll be distributing yung mga seedlings natin para sa mga gulay. Yung pinag-aral lang yung mechanics, yung sistema para equitable distribution sa mga tao. Especially those hardest, no? Na tinamaan ng masyadong malala na tama doon sa mga barangay sa sinabi ko kanina. Ano, super typhoon to. So, hindi biro-biro to. So, talagang kinukulit namin. Pinapaikutan natin, pinapahouse-to-house ng PNP natin. So, awa ng Diyos, nagsilikas naman. Especially those affected areas.